Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Ngayong July 2, ipinagdiriwang din ang International Day of Cooperatives. Sa temang The Power to Act for a Sustainable Future, target po nito na maisakatuparan ang tatlong pangunahing layunin. Yan po yung matuldukan ang matinding kahirapan, malabanan ang inequality, at matigil ang climate change sa susunod na 15 taon. At dahil isa sa mga layunin po nito ang malabanan po natin ang climate change, bilang pakikiisa dito, dapat maging aware at prepared tayo sa lahat ng mga pangyayari sa ating panahon at ganoon din sa ating klima. At para maging handa tayo this month, narito po ang overview sa mga dapat po nating asahan sa lagay ng ating panahon. Unahin po natin ito pong bagyo. Ayon po sa PAGASA, ang average number po ng tropical cyclone na posible pong umira dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagitan po yan ng 1 hanggang 3. Ngayon kung titingnan naman po natin ito pong kadalasan po track ng mga bagyo kapag po ganitong buwan, meron po tsansa na ito po ay tumama pa rin sa ating kalupaan o sa ating landmass, particular na dito po yan sa bahagi po ng Luzon. Pero hindi pa rin po inaalis ng PAGASA yung posibilidad na ito ay lalapit lamang dito sa ating landmass, pero magre-recurve din po yan pan-northward. Ibig sabihin po yan, hindi po ito magla-landfall. So dalawang senaryo pa rin, ano, magla-landfall at yung isa naman, paiwas po yan sa ating landmass. At ngayon naman, alamin po natin itong weather systems na posible pong makaapekto sa ating bansa this July. Kabilang po dito ang low pressure area na posible pong ma-develop sa pagiging isang tropical cyclone o yung bagyo. At kanina nga po nabigyan ko na kayo ng ideya kung ilang bagyo ang papasok ng ating boundary. At nandito rin po itong localized thunderstorms. Magdadala po ito ng malakas na pag-ulan, bugso ng hangin at may kasama pa yan na pagkidlat at pagkulog. Kasama rin sa weather systems this month, ito pong southwest monsoon o yung hanging habagat at posible nga po yung magpaulan lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At ito pong ITCZ o yung intertropical convergence zone, posible rin po yan na magdulot ng maulap na kalangitan at maulang panahon, lalong-lalo na po yan sa ilang bahagi po ng Visayas at ganun din sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa ibang balita, sa Florida, nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa state of emergency. Idineklara ito ng Florida Governor na si Rick Scott matapos ang pagkalat pa ng blue-green algae sa waterways at mga beach sa Florida's Treasure Coast. Ipinag-utos ang agarang aksyon para mapigilan ang patuloy na pagkalat ng algae na hinihinalang pinagmumulan din ng masangsang na amoy. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga paraan para masolusyonan ang nasabing problema. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.